Pakinggan po ninyo ang sinasabi nitong si Attorney Glenn Chong. Clip po ito marahil siguro sa isang live streaming niya at nakita lamang po natin sa Facebook. Hindi po ito buo. Kaya hindi ko alam yung kabuuan ng konteksto ng kanyang sinasabi. Pero ang lumalabas dito po sa clip video niya na ito, eh parang pinagdududahan niya yung 31 million votes kung saan bahagi siya. Parang pinalalabas niya ngayon na nag-smart magic si Pangulong Bongbong Marcos kaya naabot ang 31 million votes na same tone ng pinalalabas nitong si Walang Hiyang Maharlika. Alam nyo, si Walang Hiyang Maharlika at saka si Gagong Lipunan, ang pinalalabas po nila, yung 31 million votes na nakuha po ng ating mahal na Pangulo, to be more specific, 31.6 million votes, ay gawa-gawa lamang daw ng Smartmatic na tinatawag po nilang Smart Magic. Pakinggan po ninyo itong si Attorney Glenn Chong. Question mark. You know what I mean? Pinagkatiwalaan kayo ng 31 million voters with a question mark. Oh, and what are we going to do? Ipipilit pa natin yung Smartmatic? Ulitin natin. Ayan, kasi nanalo kayo, pinagkatiwalaan kayo ng 31 million voters. 31 million voters with a question mark ang pinalalabas nitong si Attorney Glenn Chong. Bakit hindi mo rin sabihin 32 million votes with a question mark? Ano, sinisingle out mo, Attorney Glenn Chong? Ang pangulo na nandaya, tapos ang ikalawang pangulo, hindi nandaya. Tuloy nga natin itong sinasabi mo dito. A question mark. You know what I mean? Pinagkatiwalaan kayo ng 31 million voters with a question mark. Oh, and what are we going to do? Ipipilit pa natin yung Smartmatic. Ngayon, Attorney Glenn Chong, during the campaign period, isang beses kitang nakita pumunta sa headquarters ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. I do not know kung nagkita kayo doon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa makatuwid, isa ka sa sumuporta at bumoto sa ating mahal na Pangulo. Isa ka sa 31.6 million na nung mga panahon na yon, pinagdidiinan ninyo na malinis ang naging halalan. Walang bahid ng pandaraya. Tapos makalipas lamang ang ilang buwan nung kayo'y hindi na-appoint sa mga posisyon marahil na gusto ninyo, eto kayo, katulad ni Maharlika, panay sira kaliwat kanan sa kasalukuyang gobyerno. Anong uri kayo ng mga tao? Ikaw, Attorney Glenn Chong, mapagpatul ka, alam ko, nandidemanda ka kasi abogado ka eh. Pero wala akong sasabihin dito na maaaring mag-conclude sa isang pagkakamali na mauuwi sa pagkakaroon ng kaso at maidemanda mo ko. Ang sa akin lamang, ine-exercise ko ang karapatan ko sa pagpapahayag ng aking damdamin at saloobin, particular sa isang pampublikong o sa isang tinatawag na public personality na katulad mo. Kau lang ba ang merong karapatan na tumuligsa sa iba? Ngayon, nagsasalita ka, Attorney Glenn Chong. Ano ba ang gusto ninyong palabasin? Nandaya si Pangulong Bongbong Marcos kaya nanalo bilang Pangulo? Kaya naabot ang 31.6 million votes? Hindi nyo ba nakikita na nung nakaraang halalan, particular noong May 9, 2022 national elections, sa bawat presinto nationwide ang namamayaning kulay sa puso at hindi lamang sa puso, pati sa suot ng mga tao, kulay pula. Ako, nakakulay pula ako nung bumoto ko eh. Ha? Merong ang dominating color sa suot ko ay red para ipakita sa mga kasama kong bumoboto na ang pangulo na iboboto ko walang iba kung hindi si PBBM. At napakarami kong nakita. Nakatulad ko, nagsuot ng pula. Ako'y bumoto sa Antipolo. Tapos ang aking asawa bumoto dito sa Pasig. Parehas ang ambience. Makikita mo doon sa mga tao na nananaig ang paghahangad nilang maging pangulo ng mga panahong iyon, walang iba kung hindi si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At siguro ikaw din, kita mo din yun. Nung bumoto ka sa pagkapangulo,
makikita mo rin kung gaano karami ang nagmamahal sa ating Pangulo. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, nandadaya si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, kung meron kayong ebidensya, ilabas mo. Diba noong 2016 or 2019, nag-ingay ka sa Senado? Sabi mo, nagkaroon ng pandaraya sa pamamagitan ng Smart Magic, naglabas ka ng mga kung ano-anong ebidensya? Ilabas mo ngayon kung meron kang ebidensya na nagsasabi na nandaya si Pangulong Bongbong Marcos, ilabas nyo kahit dito sa social media. Hindi yung dakdak kayo ng dakdak, i-inculcate ninyo sa isipan ng inyong mga followers na nandaya si Pangulong Bongbong Marcos, pero puro salita lamang ang mga sinasabi ninyo. At wala naman kayong mga patunay. Kami, meron kaming patunay. Tayo, merong patunay. Ano ang patunay natin? Ang Commission on Elections, kinwestiyon ng mga grupo ng vloggers, partikular, mga hanay ng oposisyon, mga pinklawan. Walang iba kung tinutukoy dyan, kung hindi ito sila Attorney Enzo, yung mga certain colonel and generals, at saka si Engineer Toto Kausing. Nire-raise nila ang pandaraya sa nakaraang halalan. Sumulot sila sa Commission on Elections para questionin ang nakatapos na halalan. Ano ang sinabi ng Commission on Elections? For the sake of transparency, nirelease nila yung mga tinatawag na transparency servers at ipinakita sa publiko na walang irregularity, particular doon sa pagtatransmit ng mga datos mula sa mga presinto patungo sa national server na binilang kasama doon sa naging pagbilang sa 31.6 million votes ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At ang pinaka matinding ebidensya na maaaring magsabi na walang nangyaring dayaan nung nakaraang halalan, ang magpapatunay dito, ang walang iba kung hindi ang opposition mismo. Sino? Si dating Senador Antonio Trillanes, na alam naman natin kritiko ng Marcos. Ano ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes? Sila mismo nagsasagawa ng mga survey mula noong sila ay nangangampanya pa lamang hanggang sa dumating ang halalan at pagkatapos ng halalan. Sa lahat ng pagkakataon, talo sila. In fact, to the point of decimal, halos parehas ang sinasabi nitong si Senator dating Senador Trillanes na talagang panalo ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga sinasabi niya, wala sa kanilang hanay sa oposisyon. Sa mga senador na tumakbo, sa pagka-vice presidente, ewan ko dito kay Lenny Robredo, bakit hindi matanggap ang pagkatalo? Pero wala sa kanila ang sumasama sa mga grupo na yan para questionin na talagang nagkaroon ng dayaan sa nakaraang halalan. Yun ang isang katunayan, Attorney Glenn Chong, na malinis ang nakaraang halalan. Pero babalik ako sa mga aligasyon ninyo ng pandaraya. Ikaw, abogado ka, Attorney Glenn Chong. Alam mo dapat itong sinasabi ko. Kung sino ang nag-aakusa, kayo ang magpapatunay. Ang ginagawa nyo kasi ngayon sa harapan ng publiko, akusasyon kayo ng akusasyon, pero ang pagpapatunay, ibinibigay ninyo sa taong inaakusahan ninyo. Katangahan yan. Hindi ka naman siguro tanga, Attorney Glenn Chong. Hindi mo mararating ang isang pagiging kongresista. Hindi mo mararating ang isang pagiging abogado kung ikaw ay tanga. Kaya wag mong tangahin ang iyong mga manonood, Attorney Glenn Chong. Kung sinasabi mo, inuulit ko, na nagkaroon ng pandaraya sa nakaraang halalan, kayo ay magpasa, kayo ay magbigay ng ebidensya sa harapan ng publiko na ito talaga merong pandaraya, partikular na ginawa ang Smartmatic. Huwag niyo nang guluhin ang isipan ng taong bayan. Ang ating Pangulo ninanais ang pagkakaisa ng bansa para sa ikabubuti ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. Tapos kayo, ginugulo ninyo. E 2% na lamang kayo ngayon? Si ano gusto ninyong mangyari? Mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos para yung hinahangad ninyo na maging presidente si Vice President Sara Duterte maupo na ngayon? Wala nang parto ang pangyayari noong 2001 kung nagawa ng mga tao noon sa dating Pangulong Estrada na mapatalsik ito sa pagkapangulo at maitalaga ang dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na noon ay Vice President, hindi nyo magagawa ngayon yan. Matalino ang mga nagmamahal at pumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos.
at hindi kami magpapabaya. Meron na kaming boses ngayon. Lahat tayo may boses na. Hindi na kontrolado ng iilang sektor lamang ang pagsasalita sa harapan ng publiko. At tandaan ninyo ito, Atty. Glenn Chong. Kaming mga supporter, kaming mga nagmamahal, loyalista ni Pangulong Bongbong Marcos, marahil hindi lamang ako ang nakakaramdam nito. Kaya namin ibigay ang buhay namin para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ako in particular, kaya kong ibigay ang buhay ko kay Pangulong Bongbong Marcos. At tingin ko, hindi lang ako ang nakakaramdam nito. Ha? Marami ang katulad ko na handang ialay ang buhay namin para sa ating Pangulo. Maprotektahan lamang ito sa abot ng aming makakaya, sa abot ng aming kaalaman. Ako, ginagawa ko ito sa harapan ng publiko, sa pamamagitan ng aking pagsasalita sa harapan ng publiko. Kaya hindi ko hahayaan ang mga ganitong uri ng pananalita na nagmumutawi sa katulad mo, Atty. Glenn Chong. Ayan, kasi nanalo kayo, pinagkatiwalaan kayo ng 31 million voters with a question mark. With a question mark. You know what I mean? Diba? Palalabasin nyo na walang integridad ang nakatapos na halalan? Anong uri ka ng abogado? Naku, nang teting ka. I hope, Atty. Glenn Chong, ganito yan eh. Naalala mo yung bodyguard mong si Richard Santillan na ayon sa iyo, pinaslang ng mga pulis? Mag-focus ka dun. Mas pagpukusan mo yung paghahangad ng hustisya sa bodyguard at driver mo na si Richard Santillan. At hayaan mo na ang pamamalakad ng kasalukuyang Pangulo maging maayos. Walang ginagawang masama sa kasalukuyan ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero kayo, katulad nitong si Maharlika at si Gagong Lipunan, wala kayong ginawa kung hindi sirain ang Pangulo. Ang pinakamasakit pa nga dito sa mga taong katulad nitong si Maharlika at saka si Gagong Lipunan, wala naman dito sa Pilipinas. Nasa Estados Unidos yung isang Maharlika. Nasa Canada yung isa. Puro kayong mga gago. Anak ka ng teteng, hindi kita ginagago, Atty. Glenn Chong. At hindi rin kita tinatanga. Pero si Maharlika, isang walang hiya. Yung Lipunan na yon, isang gago. Sana hindi ka sumasama sa walang hiya at isang gago. At dahil dyan, kung anuman yung mga paniniwala ninyo, patunayan na lamang ninyo sa harapan ng publiko. Kasi naniniwala ako, hindi nyo naman kaya ito dalhin sa tamang forum eh. Wala kayo sa posisyon para dalhin sa proper forum ang mga aligasyon na binabato ninyo. Eh yung mga mismong natalo, hindi nga nagre-reklamo. Tapos kayo, mga amuyong lamang, kayo na mga naghangad sa posisyon, ngunit hindi napagkalooban, kayo pa yung mga maiingay ngayon. Hanggang dito na lamang mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe and see you always. Bye for now mga tol.